So, sino tinasabihan dito? Diba yung mga kanyang mga alagad? At bago siya umakyat sa langit, ito po yung kanyang pangako sa kanyang mga alagad. Na ito rin yung mga pangako ng Diyos dito sa Testament. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Siguro para yung konteksto ay makuha natin, sisimulan po natin yan sa 19. Dahil dito, magsiyawan kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang garapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At ito po yung pangako ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. At narito, ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung tunay kang alagad ng ating Panginoong Kristo, magtiwala ka, hindi kanya iiwanan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, si Kristo'y suma sa iyong palagi. Sa ating mga iglesia ng Panginoon, sa iba't ibang dako, pangako ito ng ating Panginoong Kristo. Hindi niya tayo iiwanan. Si ang ating Panginoong Kristo ay ano, sumasa ating palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. At ito po, itong sinulat pong ito na I will never leave thee nor forsake thee. Na isinusulat niya, binibigyan niya inspirasyon dito sa mga Kristiyano sa panahon ito ng last day. Pinag-aralan natin, ano, ito yung panahon ng 68 AD, no? Ay talagang mahigpita na yung persecution niya kasi 20 years na lang, 70 AD, talagang binibaka na yung Jerusalem, no? So talagang matindi na yung paghihirap ng mga Kristiyano ng panahon na ito. Kaya nga, yung sumulat na sumulat ng aklat ng Hebrews, eh pinalalakas ang kanilang loob. At sa isa sa pagpapalakas ng kanilang loob, ay yung ano, yung sabihin sa kanila na ang Diyos ay hindi sila iiwan anumang sitwasyon ang kanilang ano, ang kanilang kinahanap. Kaya isinulat ito, I will never leave thee nor forsake thee. At kung hindi natin balikan yung talatang yan. Nandun po yan sa Hebrews chapter 13 verse 5 at ang ating babasahin po ay nasa King James Version. Ang sabi po ay ganito, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave thee nor forsake thee. Okay? So yung sumunod na talata sa verse 6, ang sabi po naman ng kasulatan ay ganito, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Sa Tagalog po, sa ang Biblia, sabi po naman ng kasulatan, ano po ating masasabi? Ang sinasabihan po ito mga ito. Okay? Ang sabi, ano po ating masasabi ng buong tapa? Okay? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Bakit sinabi yun dito sa mga ito? Diba? Ano ba ginagawa ng Roman Empire? Ang gobyerno ng Romano sa mga Kristiyano ito? Ginigipit sila. Diba? Pinipersecute sila. Hinuhuli sila. Pinapatay sila. Diba? So, ang mga tao ito, sa kanilang sitwasyon, manghihina kanilang loob. Mawawalan sila ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya ito'y sinabi, ano magagawa sa akin ng tao? Ba, pagtatanda niyo, ang ating Panginoong Kristo na sabi, ano ba magagawa ng tao sa akin? Ang kaya lang ang pinaka-worst na magagawa sa atin ng tao, ano? Tayo patayin. Pero kung naki Kristo ka, no? Bibigyan ka niya ng ano? Second life. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga sabi, huwag kayong matakot kung mapatay sa inyo. Nasa katawan. Matakot kayo doon sa ano? May kakayanan. Ibulid kayo sa impyerno. Sino lang makakagawa? Ang Diyos lang. Diba? So, ang tao, kahit
ang kaya niya lang gawin, patayin tayo, alisin tayo sa mundong ito. Hindi kayang magawa ninuman sa atin ang alisan tayo ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos lang may gawa. Kaya, kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa Diyos, na kahit ano pa ang sitwasyon mo ng panahon ito, hindi ka bibigay. Sapagkat ito rin ang masasabi mo, buong tapang na masasabi mo na ano, ang Diyos ang aking katulog, ang Diyos ay sumasa sa akin, ano magagawa ng tao kontra sa akin? Diba? Ano ang magagawa niya? Wala. Sapagkat ako ay nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa sa akin. Hindi ko matatakot sa kanila. So ito ay isang pangpalakas ng loob doon sa mga Kristiyano noon na patuloy na ginigibit. At ito pong araw na ito, no, na sinasabi nung sumula, ito po ay hindi bago sa New Testament. Ano? Katunayan, ito po ay quotation from the Old Testament.